Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayaw. Sa kailang at daing ng tao, ang tugon ko'y ayaw. Ipabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo. Good morning po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang ating pong programang 777 Devotional and Prayer ay muli pong bumabalik sa Himpapawid. At muli niyo po makakasama ang inyong pong lingkod, si Pastor Erico Viernes Trono Jr. Ayan. Ngayon po ay nandito po tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ano ho mga kapatid? At ngayon po ay meron tayo ditong Sport Fest, ano ho, CLC Wide Sport Fest. At ang inyong pong lingkod ay sumama po rito, ano ho. Kaya nakikita niyo po ang ating pong background ay talagang napakaganda. Ano ho, nature mga kapatid. At nakaka-relax po sa ating pong paningin. Ngayon po ay nais po nating batiin ang ating pong mga kapatid. Ayan, at mga kaibigan. Ito po ay, alam ko, malapit lang ito dito. Ayan ang ating pong kapatid na Beth Chanco Galang. Ayan, from Cabiao, Nueva Ecija. Sabi niya po rito, blessed morning and happy preparation day, Pastor Echo, Pastor Joey, Pastor Marlon, Pastor Bong, Pastor Anover. Ayan, na siya maghahatid ng bread of life sa atin. Thank you Lord for another day. Keep safe and healthy everyone. May God bless us all. Ayan, praise the Lord for that. Ano ho? God bless you too, Sister Beth Galang. Ayan. Yung pong lingkod ay medyo kaunti, ano, may paubo-ubo kong kundi sapagkat napakalamig ng panahon, mga kapatid dito. Anyway, ganun din po sa ating kapatid. Ayan, si kapatid na Mel Lina Bacon. Ayan, sabi niya po rito, blessed and happy preparation day, Pastor Bong Fidakan, Pastor Vier Estrona Jr., Pastor Joey De Ocampo, Pastor Marlon Ramirez, at everyone. May the Lord God bless us all always. Ayan. Thank you so much po. Ano ho, at good morning din po sa inyo. At nawa po ay patuloy din kayong pagbalain ng ating pumahal na Panginoong Diyos. Ano ho. At ganoon din po sa ating kapatid na Presi Alimurong. Ayan. Good morning po, Sister Presi. Si kapatid na Presi ay from Balibago Church, Pampanga. Ayan. Good morning to you, Sister Presi. Ayan, kay Sister Jane ko. Kay kapatid na Josephine Cosico. Ayan, kasama rin po natin from Calamba, Laguna. Ano ho, at kay kapatid na Mabel na Patero. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At bagamat medyo nahuli tayo sa paglalive, mga kapatid, ano ho, mamaya po ay tutuloy natin ang ating pong pagbati. At nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating pong mahal na Panginoong Diyos. At ngayon po mga kapatid ay hinihilingan ko po kayo na samahan niyo po ako na ating pong basahin ang ating pong quotation for the day. Ito po ay matatagpuan sa Prayer Book page 211 paragraph 1. Ano ho, sa Prophets and Kings page 39 and 40. Ito po ang sabi rito mga kapatid. Solomon then knelt the platform
and in the hearing of all the people, offered the dedicatory prayer, lifting his hands toward heaven, while the congregation were bowed with their faces to the ground. The king pleaded, "Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven, nor in the earth, which keepest covenant and showest mercy unto thy servants that walk before thee with all their heart." Dito po mga kapatid, napakaganda. Ito pong binanggit ni Solomon. Gusto po dito tayo pumupos. Kung paano niya po pinuri ang ating Panginoong Diyos, itinaas ang ating Panginoon. Sa panahon po ng mga Israelita, mga kapatid, kapag sila po ay mag-worship sa Panginoon, sila po ay ibinababa nila ang kanilang mga ulo sa lupa. Ano ho? From the Hebrew word, shakab, ano ho? Talagang makikita natin, mga kapatid, kapag sila po ay yumuko na sa Panginoon, binaba nila ang kanilang ulo sa lupa at kanila na pong babanggitin yung papuri at pagpapataas sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Haring Solomon dito, sabi, "Lord ng Israel, ikaw ang Diyos ng mga Israelita, wala nang Diyos na katulad mo sa ilaliman o sa taas man ng langit at sa ilaliman ng lupa." At sabi po rito, napakaganda, no? Sabi niya rito, ikaw ay tapat, ano, sa kanyang covenant na talagang kanyang pinapanatili ito, mga kapatid, at nagpapakita ng mercy sa kanya pong mga lingkod. Mga kapatid, ganyan po kabuti ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ganyan po mapagmahal ang ating Panginoon. Siya po ay tapat sa kanya pong mga tipanan sa bawat isa sa atin. Siya po ay mahabagin, maawain sa bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, siya lamang po ang ating itataas. Siya lamang po ang ating mamahalin, mga kapatid ko at mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinupuri, tinataas, sapagkat tunay po na wala ng ibang Diyos na makapangyarihan kundi kayo. Wala ng ibang Diyos na mapagmahal kundi kayo. Panginoon, samahan niyo po kami sa umagang ito sa amin pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa kayo po ang patuloy naming maitaas sa aming buhay. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ngayon po umaga na ito, mga kapatid, ay patuloy nating ihanda ang ating pong puso't isipan. Sapagkat sa umagang ito ay makakasama natin ang isa sa napakasipag nating pastor. Alam niyo po, talagang hangang-hanga ako dito sa ating pastor na ito sa kasipagan, sa ministry, mga kapatid. At alam niyo po, mga kapatid, ay ang ating pong pastor na ito ay siya po yung ginamit ng Panginoon sa lugar po ng Palanan, Isabela para magpatuloy at lumaganap ang gawain ng ating Panginoong Diyos doon. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Milky Sedek Anuber. Ngunit bago po natin siya maririnig, isang musical offering po ang iahantid sa atin ng ating kapatid na Christine Mangila. At ang kanya pong kakantahin ay Light of the World. Ibigay po natin sa kanila ang pagkakataon. So many wait for the light of day, searching for truth, who will show them the way? As those who heed the Savior's call will show His love and bring light to all. In a world where there's darkness, in a world with night, we can offer peace, we can lead with His light, sharing all that is good.
as we teach as Christ would, we can light the world. So many wait for someone to care. Maybe they wonder if God's even there. As those who found the peace that Christ brings will be His hands at all times and all things. In a world where there's suffering, we can ease the pain, leave the burdens we see. Christ would, we can light the world. The pure love of Christ will change darkness to light and answer each cry and each prayer. It heals every wound and dries every tear when we act in as if He were here. In a world where the lonely seek to find one friend, in a world where there's heartache, we'll have sorrow end. Sharing all that is good, as we love as Christ would, we can light the Magandang umaga po mga kapatid, mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating palatuntunan 777. Ako po ay nagagalak sa pagkakataon ito na kayo po ay makasama. Nawa ay yung mga technical problems natin dito ay ayos na at narinig niyo po ako. Ngayong umaga, sa ating pong pagpapatuloy, ako po ay nag-anyaya sa lahat na yumuko po tayo para po sa nagsing panalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagagalak sa umaga ito na muli po ninyong binuksan ang aming araw para kami ay patuloy na makapag-nilay-nilay sa inyo pong mga banal na salita. Narito, Panginoon, namin pong hinabili ng pag-aaral nito. Mangyari nawa na inyo pong banal na presensya ay ayon pong maranasan. Pagpalain ang mga salita ninyo na makarating sa aming mga pakinig. Ito nawa ay magsisilbing inspirasyon na kalakasan po namin sa patuloy po namin paglalakbay sa buhay nito. Salamat po na dininig ang aming dalangin sa pangalan na yung Panginoong Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating pong platuntunan, ako po ay narito upang samahan kayo sa isang maiksing sandali para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay masusunod sa aklat ng Marcos, Kapitulo 9, Versikulo 22. Sabi po dito, mga kapatid, madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at sa muling at sa tubig upang siya ay puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin
at tulungan mo kami. Mga kapatid, ito po ay isang pakiusap ng isang ama. Doon po sa kanyang anak, na ayon pa sa chapter na ito, kapitulo na ito, ay siya po ay ginugulo ng masamang espiritu. At doon po sa tala naman ni Matthew, siya po ay lunatic. Tapos mayroon pang isang translation na epileptic. So, ang sitwasyon ng bata na ito ay sa panahon nila, wala pong masyado pong scientific na paliwanag. Ngunit dito po sa banal na kasulatan, ito ay may kinalaman sa isyu ng panggugulo ng kaaway doon sa buhay o sa katawan, sa buhay ng isang bata. At maging ang buong pamilya nila ay talagang nahihirapan na. Kaya nga sa pagkakataong ito, dinala ng ama ang bata ayon pa sa tala. Atin pong nababasahin na mayroon pong ganitong karamdaman doon sa mga alagad. Dahilan sa nung dumating ang ama sa mga alagad ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay naroon po kasama ang kanyang tatlong mga alagad doon sa bundok ng pagbabago, Mount of Transfiguration. Ito po ay pababa na po sila nung sila po ay sinilubong ng maraming mga tao at isa sa mga naroon sa grupo na sumalubong sa kanila ay ama ng bata na mayroon pong ganitong karamdaman. Mga kapatid, nagsumbong ang ama. Ganito po ang sitwasyon. Dinala na po siya, kung siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. At ang ama dito, mga kapatid, ay nakiusap. At ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig ay ganito po. Sabi niya, maawa ka sa amin. Ha? Sabi nito, kung meron kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Mga kapatid, ang mga katagang ito, no, ay patuloy na umaalingaungaw sa iba't ibang mga bibig ng mga tao sa panahon natin ngayon na nahihirapan dahilan sa bunga ng kasalanan. Mga kapatid, going back po doon sa sitwasyon na kung saan ang kabataan ito na pinahirapan ng masamang espiritu. Ayon pa sa ibang version ng mga manunulat sa gospel. Mga kapatid, ito po ay isang patunay lamang na pagka ang isang tao ay kontrolado, kontrolado ng masamang espiritu, hindi niya pwedeng sabihin na may kalayaan siya na magdesisyon ng sarili. Bakit, mga kapatid? Sapagkat tuwing siya ay pinapahirapan, alam niyo po, ay napakatinding mga kaganapan ang nangyayari. Hindi po natin maiwasan na maging ang kanyang
Ayan mga kapatid, ano, nagkakaroon po tayo ngayon ng kaunti pong technical difficulties, ano, sapagkat nasa palanan po ngayon si Pastor Milky, ano, at meron pong kaunting sigurong problem doon. At ngayon po mga kapatid, ano, upang magpatuloy po ang mensahe ni Pastor Milky, magpiplay po tayo ng kaunting recording message ni Pastor Milky. At ito po ang ating pong papakinggan ngayon pong umaga. At ngayon po ay ipi-play po natin ito pong recorded message si Pastor. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na tayo ay binigyan ng isa pang pagkakataon na muling makapagbulay-bulay sa mga banal na salita ng Diyos bilang bahagi po ng ating paglalakbay sa araw-araw habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Narito po tayo sa isang pag-aaral na atin pong pinaniniwalaang maghatid po sa atin sa isang pamumuhay na mas malapit sa ating Panginoon. At nais ko pong buksan ang ating pag-aaral ngayong umaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang talata na masumpungan po sa aklat ng Kolosas. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Kolosas. Ito po ay nasa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 19. Sabi po dito, sapagkat minagaling na ang buong katapuspusan ay manirahan sa kanya at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa o sa lupa man o sa langit na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Tayo po yung muko pansamandali para sa panalangin. Dakila po naming Diyos, hiniling po namin na inyong pong banal na patnubay sa mga oras nito, sa aming pong pagbulay-bulay ninyo pong mga banal na salita. Buksan po ang aming pangunawa at ang pangunguna ng Santong Espiritu ang siya pong aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa umaga pong ito mga kapatid, nais ko pong pamagatan ng ating pong devotional o pag-aaral ngayong umaga ng Broken People, Broken Pieces. Mga kapatid ay, kung inyo pong napapansin, ang talata natin pong binasa ay mayroon pong kinalaman sa tinatawag na pamamaraan ng Panginoon upang maayos ang nasirang sangkatauhan dahilan sa ito po ay sinira mismo ng kasalanan. Mga kapatid, hindi po natin maiwasan na sa araw-araw nating pamumuhay, nakakaranas din po tayo ng mga pagsubok na siya pong naging dahilan kung bakit nadudurog ang ating mga puso, nadudurog ang ating mga damdamin dahilan sa mga karanasan sa araw-araw nating pamumuhay. Mga kapatid, basahin ko po ulit, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay naninirahan sa kanya at sa pamamagitan nang niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Mga kapatid, hindi niyo po ba napapansin na may mga pagkakataon sa buhay na tayo po ay nasasaktan? At mayroon pong nangyayari na akala natin na iyon po ay solusyon niya na. Ngunit, lalo pa tayong nadurog. Pero sa bandang huli, napag-alaman natin na ito pala ay panukala ng Diyos na tayo po ay mapaayos o maisaayos ang ating mga buhay. Mayroon din pong, minsan po ako'y habang ako po ay nagdadalaw sa aking pong distrito, mayroon pong pagkakataon na ako'y namatayan ng ng ilaw. Alam niyo po, dahil gabi na, sabi ko, Panginoon, ano kayang dapat kong gawin? Pero wala akong choice, kailangan kong gawa ng paraan. Mga kapatid, dinala ko po sa bahay ng isang kapatid, ay, siyempre wala naman akong dalang flashlight. Siyempre, umaasa din ako doon sa ilaw ng motor. Yung mga kapatid naman at saka yung mga kapitbahay na kakilala ko, may dala-dala po silang flashlight, naslighta nila kasi sabi ko, sira po itong ilaw, kailangan ko. Otherwise, hindi po ako makatawid. Ngayon,
hindi na roon sila. Nag-alala sila, Pastor, paano kung baklasin mo lahat yan? Tinanggal ko po yung lahat na ano na mga parts doon po sa harapan ng motor para ma-check kung ano pong nangyayari doon sa ilaw ko. Kasi kapapalit lang, pagkatapos ay masisira na. Sa Pastor, baka masira yan lalo. Hindi po ako umimik sapagkat wala po akong ibang alam na paraan na may sa ayos. Kailangan ko munang sirain. Kailangan mong sirain para maayos. Mga kapatid, alam niyo po ba yun? Kailangan. We need to be broken in order to be fixed. Mapansin niyo po mga kapatid. Kaya, minsan po kasi, no? Nahihirapan tayo sa buhay sapagkat iniisip natin, smooth lang lahat. Lahat ng mga bagay ay dapat mangyari ayon sa ating plano. Kalimutan po natin na hindi po tayo perfect. Nakalimutan po natin na maging tayo ay mayroon ng mga bahid ng kasiraan. Bakit po masyado tayong nagtitiwala sa ating mga sarili kung hindi man tayo karapat-dapat? Kaya dito mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ito po'y sa pamamagitan ng ministeryo ng ating Panginoon. He came to this earth. Pumarito siya sa sanlibutan ito upang ayusin ang sangkatauhan. Paano po niya inayos mga kapatid? Alam niyo po, ang katawan na kanyang ginamit, ipinakita niya sa atin kung paano ang proseso by ruining, destroying, allowing his body to be destroyed by sin. And then he fixed it at the end. Mga kapatid, mayroon po akong magandang translation ito po sa Message Bible. Message Bible po ang ginamit dito. Not only sa Colossians chapter 1 verses 19 and 20, sabi dito sa English po, not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross. Nasira ang sanlibutan, nasira ang sangkatauhan dahilan sa kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Yesus ay pumarito upang ayusin ito. Ipinakita niya sa atin na ang proseso ng pag-ayos ay hindi ganun kadali. Ang proseso ng pag-ayos ay hindi masarap o hindi ganun na lamang kasimple. Pinakita niya that even he himself was broken. Habang kanya pong suot ang laman o ang makasalanang likas ng sangkatauhan. Pero para ito'y maayos, kailangan po itong masira. It has to be broken in order to be fixed. Mga kapatid, tayo po ba ay nagnanais na sumang-ayon sa panukalaan ng Panginoon na ayusin ang ating mga buhay? Nais po ba natin mga kapatid na kagaya ng ating Panginoon ang halimbawa na ipinakita sa atin ay atin din pong tahakin upang maranasan natin ang tunay na restoration o pag-ayos ng ating nasira na mga likas dahilan sa kasalanan. Mga kapatid, let us allow ourselves to be broken. Marami tayong mga tinatawag na darling sins. Ibig sabihin, mga kasalanan na nahirapan na tayong alisin. Ngayon pa lamang, pag-isipan na natin, kung nais natin na mamuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kailangan po nating isantabi na ang mga bagay na iyon. Masakit man sa para sa atin na mawala. Pero mga kapatid, alang-alang sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, kailangan po natin itong
itakwil. At nang sa ganun, ang pag-ayos ng Diyos sa ating mga buhay ay maging tunay. Mga kapatid, nitong mga nakalipas na araw, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pong karanasan tungkol po sa isang kapitbahay po namin. Ito po ay naging kaibigan ko rin, isa po siyang tricycle driver, talagang isang taong jolly, masarap kasama. Pero nagtaka ako, bakit matagal ko lang hindi nakita. Isang araw, ako po ay, kung itong nakalipas na araw, ako po ay niyaya ng aking pong landlady, si Ate Ivy, na puntahan daw namin kasi may sakit. Hindi ko naman alam kasi dito po kasi sa aking area ay halos hindi ko alam mga pangalan, pero yung mga mukha, kilala ko. Nung dumating ako kami sa bahay nila, ay may nakita akong pasyente na payat na payat. Yung mata, halos hindi na kumukurap. Sabi ko, sino kaya ito? Sabi ko, kilala ko ba po ba siya, ate? Sinabi ko sa asa, oh, kilala mo ito. Palagi kayo nag-uusap nito. Pinakita sa akin ang picture, para akong nanlambot. Sabi ko, siya pala. Mga kapatid, ang ginawa ko, ay, ginausap ko siya, tangu-tangu siya, tapos ay, pagka binanggit ko ang tungkol sa salita ng Panginoon, hey, sinasabi niya, amen. Medyo lagaslas talaga ang kanyang pero narinig ko sinasabi niya, amen. Katapos, mga kapatid, kita ko niya kanyang asawa ay umiiyak. Ang kanyang mga anak ay tinawag ko, nagsiyuko yung mga bata. Pagkatapos ay nakikita ko siya, umiiyak. Pagkatapos sabi ko, mayroon man po sa atin na mayroon pong masamang loob. Actually, mga kapatid, one of the hardest thing to say is sorry. Mga kapatid, sinabi ko magpatawaran ang pamilya. Nakikita ko, mga kapatid, kung papaano nadurog ang puso ng ama. Lalo na yung sabihin ng nanay na yung kanyang mga anak ay medyo nagtatampo din minsan, lalo na pag may mga bagay na pinagbabawal ng ama. Siguro first time niyang marinig. Mga kapatid, nakikita ko yung mga luha na pumapatak sa kanyang muta. Tapos kami po'y nanalangin. Tapos po na yung manalangin, mga kapatid, sabi ko, maging mapayapa ka. Ang Diyos ay nakakaalam. Mawala ka man sa buhay nito. Pero ikaw ay dapat maging kampante sapagkat alam ng Diyos paano ingatan ang iyong pamilya. Mga kapatid, hindi po ko ang kanyang balikat. Pagkatapos, umalis kami kasama niya Ate Ivy. Few minutes after, nakareceive kami ng text. Pastor, wala na siya. Mga kapatid, ako ay nalungkot. Sinare ko po kay President. Sabi niya, success ang iyong ministry. Nabigyan siya ng kapayapaan. Na isaayos ang kanyang buhay na magulo. At mga kapatid, napakahirap isipin ang kanyang kalagayan. But after he felt that he was broken and received the message from the Lord, matapos po namin basahin ang pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan, nagkaroon po siya ng kapayapaan. At siya po ay nagpahinga na nanghawak sa mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, God can fix our broken hearts. God can fix our broken lives. The only thing we do is to submit to His will. Pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you so much, Pastor Milky. Ano, sa inyo pong napakagandang mensahe. Bagamat mabitid, ito po ay recording, pero alam ko po ay marami tayong natutunan sa umagang ito. Bless sa umagang ito, mga kapatid. Talagang nakita natin yung story ni Pastor Milky na nakaka-touch, nakaka-bless, at parang challenge sa bawat isa rin sa atin. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga testimony, ay maaari nyo po itong ilagay sa ating comment section. At kung kayo rin po ay may mga reflection, ay sama-sama po natin itong babasahin ngayon po umaga na ito. Ngayon po umaga na ito ay meron po rito itong reflection
mula po sa ating kapatid na Mabella Patero. Ayan. Sabi niya po rito, mga kapatid, amen. Salamat, Pastor Erico, sa prayer quotation sa buhay ni King Solomon sa kanyang panahon, kung gaano magbigay kapurihan at respeto sa ating Panginoon. Napaka-intimate at solemn ang kanilang mga samba. Lahat ng pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon sa ating panahon, may mga tao na minamak ang pangalan ng Diyos. Yes po, totoo po ito, mga batid. Alam niyo po, the way talaga magsamba ng mga Israelites noon, kung nakikita niyo po ang ating mga kaibigan na mga Muslim, ganun po sila magsamba noon, mga kapatid. Kapag sila po ay pupunta sa templo ng ating Panginoon, ano, talagang yuyo ko sila, ibababa nilang ulo nila papunta sa ground, mga kapatid, at kanilang pupurihin ang ating pong Panginoong Diyos. Thank you so much, Sister Mabel. Ayan. Good morning po kay Tita Olivia Salvador. Ayan, from Parañaque City. Hello po at mapagpalang umaga po sa inyo. At ganoon din po sa ating mga kapatid from Faith Care Group diyan. Ano, ha, talagang na-miss ko po ang ating mga kapatid diyan sa buong PCC Church. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, good morning din po si Sir Luma Hasegawa. Ayan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ano ho? At ganoon din po kay Sister Lolit Sescon. Ayan, good Friday. Happy Preparation Day. Ayan, happy Preparation Day din po sa inyo, mga kapatid. Ano ho? Sa lahat po ng gustong umaten dito sa atin pong Sport Fest, ano, makita nyo ang napakagandang view rito po sa NEUST Eco Park dito po sa Gabaldon. Ako, mga kapatid, welcome po kayo. Napakaganda, napakasarap po mag-camping dito. Napakatahimik, napakalamig ng lugar, yung tubig, napaka-fresh. Ano, ang inyong po lingkod, eh, doon lang ako sa gripo umiinom. Ano, kaya po, mga kapatid, talaga kung gusto nyo ma-experience yung province life, ano, punta po kayo dito. I-try nyo po ng ilang araw. Ayan, amen. Ayan, sabi po ni kapatid na Mila Malyari. Amen for that. Thank you so much, ano, Sister Mila. Ayan. Amen, Pastor. Ayan. Praise the Lord for that. Ano, amen. Sabi rin ng ating kapatid na Francina Consigna Labios. Ayan, hello po. Sister Francina, isang mapagpalang umaga po sa inyo, ano, at nawa po ay pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Parang first time kong makita si kapatid na Francina dito sa ating comment section. But anyway, ano, purihin natin ang Panginoon. At nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At ganoon din po, ayan, amen, sabi ng ating kapatid na Tessie Santos. Ayan. Ganoon din si kapatid na Anita Pavelliore Javier. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyo. Ayan. Sabi po ni kapatid na Rose Comig, good morning po, Pastor. Salamat po, na-touch po ako dahil tama po kaya page tayo ay nasaktan, lalo na sa mga kasamahan sa church. Ayan. Yes po, ano. Na-touch po ako dahil tama po kayo. Ayan. Pag tayo po ay nasaktan, lalo sa kasamahan sa church. Opo, totoo po ito, ano. Na simple, ano, forgiveness, o kaya pwede po tayo humingi ng sorry kahit hindi po tayo yung nagkasala. Pero tandaan natin, mga kapatid, sabi po ni Rick Warren sa isa pong nabasa kong aklat niya, sabi niya, yung pagsasabi ng sorry, it doesn't mean na inaamin mo nagkasala ka sa kanya. Ang pagsasabi ng sorry, it means you are making peace with them, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, bagamat tayo man ay hindi tayo yung gumawa ng kasalanan na ito, pwede tayo mag-sorry, mga kapatid. Ano, para tayo ay magkaroon ng peace sa kanila. Ayan, at hayaan natin ang Panginoon, ano, ang siyang gumabay sa atin at natulungan tayo at magbigyan tayo ng puso na makapagpatawad, puso na nais magkaroon ng kapayapaan sa ating pong kapwa. Ayan. Mary Grace Sarabia. Hello po, Sister Mary Grace Sarabia. Ano. Ayan, kay kapatid na Mia Suebwa. Ayan, good morning po.
Good morning din po sa inyo. Sabi po ni kapatid na Mabel, salamat Pastor Milky sa message. Ang Panginoon lagi bukas ang kanya sa mga taong lumalapit at tumatawag sa kanya ng buong puso. Totoo po ito. Ano, ang Panginoon natin ay malapit doon po sa mga tao na malapit din sa kanya. Ayan, sabi po ni kapatid na Josefina Laudiana Estareja. Ayan, good morning po sa lahat. God bless po, Pastor. Ayan, good morning to you too, kapatid na Josefina Estareja. Ito naman po ay sabi ng ating kapatid na Amelia Jordascal. Sabi niya po rito, salamat po, Pastor Milky, sa napagandang mensahe. Tunay po na ang kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Ano man ang hihingin natin sa Panginoon na sa atin ay imposible. Posible. Imposible sa Panginoon ay posible. Kaya naman, sabihin natin sa Kanya, ano man ang ating nais ay magbibigay niya sa ating manalangin lamang na may kapakumbabaan, katapatan sa Kanya, ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan sapagkat minamahal niya tayo. Ayan ang tunay. Salamat po and God bless us all. Ayan, amen for that. Totoo po ito, ang ating Panginoon Diyos. Ano, mahal na mahal tayo mga kapatid. Kaya, alam niyo po, wala nang sasarap pa, kundi ibigin ang ating buong Panginoon Diyos. Ayan. Sabi naman po ng kapatid na Leonica Moralcano, amen Pastor Milky to your message that we need to be broken to come to the Lord. The Lord will lift us up and help us because He loves us so much and does not want us to perish. Totoo po ito. Minsan yung pagiging broken natin mga kapatid, ito po yung nakakatulong sa atin na makikita natin na kailangan natin ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung iisipin natin na wala tayong problema, okay tayo, alam po yun yung pag may nagkasalang ina, buti na lang hindi ako ganito. Buti na lang hindi ako ganito. Kapag ito lagi yung ating mindset at ating iniisip, mga kapatid, hindi natin marirealize na kailangan din pala natin ng Diyos. Pero kung titignan natin yung ating sarili bilang isang makasalanan din, isang taong mahina, isang taong walang kakayanan, doon natin maiisip na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya yung brokenness, ito po ay isang instrument ng ating Panginoon para tayo po ay mapalapit sa Kanya. Ayan. Thank you so much sa Sister Lonica Moralcano. Ano ho? Ayan, sabi po ni kapatid na Len Marie Apolaren po, happy preparation day po. Good morning, Pastor Eric po at sa inyong lahat. Ayan, happy, happy preparation day din po sa inyo. Ano ho? Kay Dang De La Cruz, thank you, Pastor. Enjoy po kayo dito sa amin. Wow, taga dito po pala kayo. Never easy ha. Sister Dang De La Cruz, amen. Ano ho? Thank you so much. Ano ho? Ganoon din po kay, ayan, sa ating pong kapatid na Ben Bermejo. Ayan, good morning po, Brother Ben Bermejo from Mexico, Pampanga. Ayan, ayan, good morning po. Sabi po niya, good morning din po sa inyo. Ang alam ko po, si kapatid na Ben ay nasa ibang bansa po ngayon. Tama po ako, no, kapatid na Ben Bermejo. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Sa inyo pong lahat din. At ngayon po mga kapatid ay pagpaumandi niyo po, hindi natin masyadong ahabaan pa ating pong live ngayon. Ano ho, sapagkat ito pong nakikita niyo sa aking likod, ito po ay track and field. Ano ho mga kapatid, at ito po, mga players ay medyo nakaabang na dito at sila po ay tatakbo na maya-maya. Kaya po mga kapatid ko at mga kaibigan, nanyayaan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Pero bago po yan ay gusto ko pong basahin itong dalawa na last na quotation po natin ngayon pong umaga na ito. Una po rito ay kay kapatid na Rio Rose Gabayaran Purpose. Ayan, sabi niya rito, amen Pastor, to us, broken things are despised as worthless. But God can take what has been broken and remake it into something better. Something that He can use for His glory. Broken things and broken people are the result of sin. Yet God sent His Son, who was without sin, to be broken so that we might be healed. Ayan. We must do the same thing as we let His Spirit
to work in our lives. So, totoo po ito, mga kapatid, ano, na yung mga broken things, kapag nilagay natin ito sa Panginoon, He will make it better, mga kapatid. Kaya alam niyo po, mga kapatid, pansinin niyo po, minsan may mga tao tayo makikita, mga kapatid natin, na talagang dumaan sila sa talagang matinding trials, pagsubok, mga brokenness sa buhay, talagang nagkaroon sila ng pagkakasala sa mata ng Panginoon. Pero after that, meron tayong makikita na, mga kapatid, na galing sa mga ganitong bagay. Pero after ng mga how many years, months, yung mga spiritual na pamumuhay nila, yung relasyon sa Panginoon, kakaiba na kaysa sa dati. Para makita natin, oh, ibang-iba ka na. Talagang napakalali ng spiritual mo. Kasi mga kapatid, kung yung mga brokenness natin, ay hahayaan natin ito na ibigay sa Panginoon, doon natin makikita yung changes, mga kapatid, sa ating buhay. At yung relasyon natin sa Panginoon ay mas lalo po tayong mapapalapit. Ayan. Thank you so much, ano ho. Sabi po ng ating kapatid na Arden Reyes Bakuli naman, good morning everyone. God tell us, don't worry as well. If God is for us, who can be against us? Ayan. Our work is to cast care. God's work is to take care. Wow, totoo po ito, no? Cast all your cares upon Him and laid all burdens upon Him. Thank you for the nice message. Happy Preparation Day, everyone. God bless. Ayan, praise the Lord for that. Ano, kapatid na Ardena, ang kailangan natin gawin ay i-cast yung mga cares natin sa Panginoon. At ang work naman ng Panginoong Diyos is to take care. Ano, na, mga kapatid. Ayan, napakaganda. Thank you so much, kapatid na Ardena, sa inyo pong pagbibigay ng reflection na ito. Ayan, nandyan po ang mga apo ko, Pastor. Ayan, amen for that. Ano ho, o nga po. Ano ho. Urihin natin ang Panginoon at masaya po kami na patuloy po namin kinakasama dito po sa ating live sa CLC. Ano ho, sa 777 Devotion. Yes, Pastor, dito po kami, Gabaldon. Wow, ah, tama po. Dito nga kayo sa Gabaldon. Ayan, good morning po, Sister Dang. Ayan. Amen, Pastor, sabi ni kapatid na Rio Rose Gamayanat. When our heart is broken over a sin, God mends it with the priceless forgiveness generously offered by our Savior at the cross. Wow. Amen for that. Thank you so much, mga kapatid, sa inyo pong napakagandang mga reflection. Ano, magamat kakaunti ang ating panahon ngayon, mga kapatid, na tayo ay magkasama-sama ngayong umaga. Ngunit purihin natin ang Panginoon sapagkat marami tayong natutunan. Alam ko po, mga kapatid, na meron tayong babaunin ngayon po buong maghapon na ito. Ngayon po, mga kapatid, ay nais ko po kayong anyayahan. Samahan niyo po ang inyong lingkod na tayo po ay sama-sama na manalangin at ipag-pray po natin ito pong mga prayer request ng ating po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinupuri at pinapasalamatan, tinataas sa mga oras na ito. Thank you, Lord, for the wisdom at sa lesson na kami po ay na-bless at napaalalahanan muli, Panginoon. Ngayon po umaga na ito, Panginoon, nais namin inalangin ang pamilya ng Anyag, Arellano, Antivagos, Alfanta, Abelia, Alarcon, Manjola, Bagro, Binuya, Bautista, Bacon, Caver, Dumalag, Enosencio, Estoque, Escarpe, Galarfe, Herrera, Marino, Reguliano, Romero, Tan, Santillana, Santoyo, Salcedo, Sayon, Solis, Somoso, Pantino, Petrache, Pardinas, Panginoon. At yun din po ang pamilya ni Brother Renato Jimenez at ang kanya pong mga anak na sila Jimmy, Jonathan, Eden, Eugene, na patuloy po, Panginoon, tulungan po sila na makapagbalik sa inyo. Ang 4th year anniversary po sa 77 and Sweet Hour of Prayer, Panginoon, ay maraming salamat na patuloy niyo pong ginagamit ang inyong lingkod sa loob po ng 4 na taon na ito. Nawa, Panginoon, patuloy po ito maging blessing, Panginoon, at pagpapala sa lahat ng mga kapatid at kaibigan po namin, Panginoong Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, si Justin sa kanya pong let exam na nalalapit. Si
si Juno, Guya Dayo, makaipo na po ng pera sa kanyang operasyon. Si Junjun, si Jeter, si JJ Bimbim, at si Jane Tumong Banwa. Maging safe po ang kanyang pagdadrive. Si Mariel, makahanap po ng work sa UK. Panginoon, at bigyan po sila ng good health and protection. Ganon din po, Panginoon, si JB May. Nawa po, dumating na po ang contact para makawork na po siya sa Dubai. Si Jowa Nicole Mercado, nawa makaipo na po siya ng sapat na pera para sa kanya pong pagmamasteral, Panginoon. Si Jay Almeron, sa kanyang financial needs para sa kanyang paggagamot. Eddie Perez, financial need para sa kanyang eye cataract operation. Si Jason Padilla, nawa po mabawasan ang kanyang paghahilig sa online teams at makaipon na siya. Pero din po, Panginoon, ang Lingguhan National High School, kasama po ang mga co-teacher ni Ma'am Joa Nicole Mercado, ingatan po sila at pagpalain, ilayo sa anumang uri ng sakit at kapahamakan, kasama po ng kanya po mga estudyante. Ganoon din po, Panginoon, si Abigail Cabral Garcia, lagi siyang i-comfort ng Holy Spirit sa mga pagsubok sa kanya pong nararanasan. Merlito Mendez, lagi po siyang bigyan ng matatag na pananampalataya sa kanyang pagharap sa pagsubok sa kanyang pamilya. Si Mendez Maria, lagi siyang gabayan ng Holy Spirit din, Panginoon, sa kanyang desisyon. At makauwi lang po siya sa kanila pong bahay. At ganoon din po, Panginoon, sila Grace June Family, Boy Russell, Tony Pedres, Rene Maximo, Susan Puso, Jessica Maraya, Hanelet Mercado, Seri Cabaral, Mirasol de los Reyes, Godoy, Gina Serrano, Maricel Mabini, and Sis Mayra Perez, Panginoon. Nawa po ay gabayan po ang mga pamilyang ito. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Anthony Farren sa kanya pong pagharap ng mga challenges sa kanyang leadership. Pastor Manny Maniquez Mariano, lagi siyang gabayan ng Holy Spirit sa araw-araw. Agawain. Si Yona Bebalescas, Chris Rada Isanan, Loreda Badilla, Virgie Villanueva Lopez, at si Ruth, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang evangelism sila Sarah Jane Abayan, pagpatuloy po sa pagdalo every Sabbath at Bible study sa pangungunan ni Sister Joan Nicole Mercado. Bible study rin po kay Mrs. Marlene Martinez sa pangungunan ni Brother Merlito Mendez, BOW ng AY Department, Panginoon Diyos. Ganon din po ang Binay Worship Center, nawa pagpatuloy sigla ng brethren sa Rockville SDA Church, patuloy po ang pagkakaisa para sa gawain at ministry. Church planting sa Ugong area, Valenzuela City, nawa Panginoong Diyos ay masimulan na po ito. Ang ministry din po ng Genesis at Deuteronomy Care Group, nawa maging channel of blessing po sila sa kanilang kapwa, ang online Lord in the Morning. Pangunguna po ni Pastor Fernando Bautista, online My Verse Today Devotional, sa pangunguna ni Pastor Anthony Farren, online Daily Morning Devotional ng Remnant Care Group, sa pangunguna ni Pastor Eli Magtanong at Perla Mateo, Genesis Singer, sa pangunguna ni Brother Daniel de los Santos Paflor. Pagpalain niyo po mga ministry na ito, Panginoon, at nawa po sila po ay patuloy na maging channel of blessing. Ganun din po, Panginoon, ang pamilya ni Presi Alimurong, si Boy Alimurong, ingatan po sila at Sister Presi, si Baby Jane at Brian, ingatan din po sa pagpasok sa trabaho araw-araw. Si Jacob, si Riley, ingatan din po sa pagpasok araw-araw. Bernard at Ryan, ingatan din po sa pag-drive araw-araw. At Rachel, Anna, Eduardo at Elmer, ingatan din po sa araw-araw, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, si Lemuel at si May Season Imperio, na walagi po silang ingatan, pagpalain, Panginoon, pagpapala doon po sa New Zealand. At ganoon din po ang pamilya ng Estareja, Baluloy, Bagoon, Simbonga, Tiham, Chao, Francia, Bakod, Camila, Chavez, Solorio, Canilas, Olaguer, Hababag, Habalo, Sincero, Imelda, Javeria, Arnold de Spini, Paabilyes, Satori, at ang bawat pamilya ng Kasiguran Elementary School ng Batch 1977, Panginoon. Good health protection para po sa kanila. Ganon din po, Panginoon, ang pamilya ng
Parasigan, Anchong, Salasayan, Fernandez, Dimaano, Tolentino, Arceliana, Malapet, Vergara, Orso, Burgos, Ginay, Machu, Sariola, Marfil, Gise, Fos, De Guzman, Barrios, Cabahog, families at mga OFW sa iba't ibang bansa, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, si Kate Pauline Espiritu, safe travel po from Japan to Philippines, Panginoon ng aming hiling Panginoong Diyos. At ganun din po sila, Sister Nell at Ate Benji, sa kanila pong mga businesses, Panginoon, pagpalain niyo po itong patuloy. Si Olen at Christian, nawa pagkalob sa kanilang meeting makapasa, sa kanilang board exam, Panginoon. Si Perlas, sa kanilang entrance exam sa college, April 14. At sa kanyang OJT, nawa po ay bigyan siya ng katalinuhan, kalakasan, Panginoong Diyos. Si Jocelyn Lapatero, na nahulog sa hagdan, Panginoon, tulungan niyo po na mag-ayos po ang kanyang pong kalagayan. Si Chris Lodana, nawa po ay makapasa rin po sa civil service exam sa kanya pong pag-take noong March 3, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, amin pong pinadalangin ang mga sisters ni RDRS Bakuli, good health, spiritual strength, and protection para po sa kanila. At ganoon din po ang kanya pong buong family, Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin din namin si Elma Balescas Española. Bigay po siya ng Holy Spirit, magkaroon ng peace of mind na nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Tulungan niyo siya, Panginoon. Ganun din po ang buong family ni Rosana Balescas Elcano at mga players sa Gabaldon, Panginoon, at mga workers. Ingatan po sila, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng mga dalangin. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid ko at mga kaibigan sa pagsama ngayon po umaga na ito. And thank you so much po sa lahat po ng bumati. Alam niyo po, napakabilis ng panahon. Tayo po ay nasa ika-apat na taon na, ano ho mga kapatid, sa Sabado po ng umaga. Ang maghapon ay magkakaroon po tayo ng special Sabat program. At ito po ay gaganapin live mga kapatid. At samahan niyo po kami. Ano po mga lingkod na po sa 7-7 devotional and prayer hanggang sa sweet hour of prayer mga kapatid. Ay tayo po sama-sama sa darating na Sabado. Ito po live tayo sa ating pong page sa Central Luzon Conference at ganoon din po sa ating pong YouTube channel. Samahan niyo po kami mga kapatid sa ating pong pag-alala ng kabutihan ng Diyos sa loob ng ika-apat na taon dito po sa ating pong programa. Ngayon po mga kapatid, ako po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Erico Villanestrono Jr. na patuloy po nagsasabi, ang Diyos ang sagot sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y ayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y ayo, ipabalita ang at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasak lolo, pagkat ako'y nagpasyang hahayo.